Naging isang magandang tagpo ang pagbisita ni incumbent La Union Governor Pacoy Ortega sa opisina ni incumbent at muling nanalo bilang alkalde ng San Fernando City La Union na si Don Gualberto. Bagamat mahigpit na magkatunggali sa pagiging alkalde ng lungsod, hindi sila nakitaan ang bahid ng galit o tensyon sa isa't isa. We are ourselves, and the only way we can really move forward and progress as a nation is for us to really come together and start working together for nation building. So again, congratulations, Apo Mayor, and may God bless you, may God bless the work of your hands. For a better San Fernando, for all of that. Ang bagay po na we'll be able to unite the joint forces in continuing the process here in the city of San Fernando. And we all want to serve. Ang lahat tayo, we have the same intentions. So kung natin pagsipinan po ang city of San Fernando. And talibi nga, ang politics po talaga, isa na po yung mananalo, especially for in my positions, and it's a blessing from God na I was given the opportunity again to continue leading the city, serving the city. And kailangan ko rin doon, sir. It's for the common good, it's for the good of people of San Fernando. Ikinatuwa at kinaantig ito ng puso ng mga taga San Fernando at pati na rin ng mga netizens. Komento ng ilan, ang dalawa raw ay simbolo ng pagiging mapagkumbaba at maayos na pagtanggap ng pagkatalo. Nanalo si Gualberto na may 33,284 votes laban sa 32,446 votes ni Ortega. Formal na siyang iprinoklama noong May 10. Ito na ang kanyang pangalawang termino bilang alkalde ng San Fernando City, La Union. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.